Rumin ko. Tumasan pa dun sa mga truck. Ayun o. At nangunguna ng kalakal. Tinitingnan niya kung ano yung mga kukuha. Pinaglinisan ng mga drainage. Good morning guys, at ito pa rin, kasama pa rin natin na DPS District 1 at nandito na tayo sa tapat ng Aroma Aroma compound na kung saan ay ako, grabe at tambak talaga yung basura, so grabe talaga yung inaabot ng team dito dahil ito pa lang, itong side pa lang na to, kulang na kulang yung isang truck. Marami TV, basag na bubog, dumi ng tao. Ayan no? Masalamat pala doon sa pinsan ko na nagpairam ng kanyang cellphone dahil yung cellphone natin ay nagpaalam na kahapon. So, sana sa 22 makabili tayo ang magandang unit. O, siguro mag home credit na lang dahil talaglag yung cellphone natin sa bag at yun nga nasagasaan. So ang problema ko ngayon yung pag transfer ng files sa yung mga pang edit dun. Shoutout Barangay 1. Marami ka. So ayan, at grabe. Nagagalit si Sir Louie kasi nga idadagdag na pa yun doon na magalit na lang namin. Mga kalat niya. O ayun. Magalit para mahuli. So, alam na alam ng team natin na pag-alis, itatambak din na naman yan dito. Kasi grabe, oh, Center Island. May mga halaman. Ultimo yung halaman namatay dahil doon sa mga basura na tinatambak ng mga ibang residente dito. So, Aroma to, no? Mas Louie? Aroma compound? Barangay 105. O, yun. Chairman ng Barangay 105. Ito naman, sana paki-actionan. At kasi mga alaman dito pati yung team ay halos nahihirapan araw-araw. At hindi rin magandang tignan para doon sa mga napapadaan dito. At kasiraan din syempre sa Maynila. Ba't ganun yung area na yon? May mga alam niyo naman yung ano, yung mga ibang viewers natin. Ba't sa area na yun, madumi. So, hindi totally malinis yung Maynila. Sabi ko nga po sa inyo, paunti-unti po ay lilinisin itong Maynila at aayusin para masanay yung mga taga rito na matuto magtapon sa tamang basurahan. Kasi kawawa yung mga halaman, no? Sino yung mga halaman dito nangamatay na. Imbis na madiligan ay natapunan pa ng mga kahoy. Ayan, nadagan na ng mga kahoy na yan. At kadalasan, may mga dumi ng hayo. Kaya napaka-importante talaga sa team yung guwantes. At siyempre yung guwantes, hindi naman na ganun talaga katiba yan. So, sa mga gusto mag-donate ng guwantes, at yun, doon lang tayo, PM lang kami doon sa Facebook page natin na Kalsada TV. Ito lang kakapon dito, oh.
So, ito yung ano, Barangay 105, Aroma Compound. Hindi naman lahat ng taga dito at nilalahat na natin na nagtatapon dito. So, yung mga iba lang sa kanilang residente. Magkasunod to, Aroma Compound saka Happy Land. So, marami tayong kaibigan dyan. Ewan ko lang kung natatandaan pa nila ako pag dumalaw. Kasi minsan ay nagbibigay tayo ng tulong dyan sa mga walang wala talaga. So, dito yung ano, yung mga pagkain sa fast food, yung mga pagpag. Dito sa lugar na to, makikita. At totoo yung napanonood nyo sa mga documentary dun sa mga sa 7 channel 2 yung kumakain ng pagpag yung mga tira ng customer dun sa restaurant tulad ng Jollibee, Mang Inasal. Kinukuha nila yung parte na may laman pa kasi binibenta dito per kilo, 20 pesos per ano, per magkano yung kuya lito yung pagpag? 20 pesos isang ano yung plastic yun, no? 20 pesos isang plastic. At may nagkabanggaan pa. So, nadala naman sa pakiusapan. 20 pesos yung mga tira na pagkain sa pagkain ng manok sa Mang Inasal. At inaadobo nila. Minsan ginagawa nilang sweet and sour, nilalagyan ng ketchup. Naalala ko pa noon nung madalas pa akong tumambay dito sa area na to. Nakakain ako noon at na-hospital ako. Sumunod na araw ay nagdala na ako ng sardinas sa kamit. Dahil syempre sa pakikibagay ay hindi natin maiwasan na tumanggi. At yun nga, kinagabihan nun ay na-hospital talaga ako gawa ng na-dysenteria. So, hindi tayo sanay kumain ng mga ganun. So, yung sumunod na pagpunta natin dito sa mga kaibigan natin dito, ay nagdala na lang ako ng mga instant noodles at sardinas. At naging aral sa akin yun. Pero, nakakatuwa pa rin dahil yung pamumuhay nila dito, simple lang. Kaklasiko kasi siya nung college, PUP. Parehas kami ng kurso. Polsai, political science, yung aming kinuha parehas. So yan, no? Tanyo, kadadump lang ng truck. At dito pa lang sa area na to, halos sa kalahati na agad din naman. Wala pa yung nandun. Sa side na yun. So dito pa rin tayo, kahabaan ng R10. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel, Kalsada TV. Pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga balita, lalo sa mga clearing operation, cleanup drive, kasama ng DPS at ng team offer. So, sana makasama tayo mamaya kay General Sukat. So yan, hindi natin totally nalinis. Dahil kailangan natin ng pala. Mga ano to eh, basag na bubog. O yan, ito sa TV to eh, no? Yung mga lumang TV, yung pinakalikod niya, may mga parang tube doon na pabasagin. Kasi ngayon, uso na ngayon mga flat screen. Na dito binabasag, delikado to. At maaaring makasugat. So mamaya may mga street sweeper tayo dyan. At yun, pawawalis yan at ipasasapo. At yung araw-araw na trabaho, pag walang clearing operation, yung team ng DPS District 1. Sabi.
So may mga taga DPWH din doon, yung mga naka-orange. At sila yung nagmamalas dito sa paan sa dahan. So ayan at kumakapal na yung build-up ng galing pa north. Papuntang south, yung mga palabas ng Maynila. At ayan, matindi na yung build-up ng traffic. So dito sa northbound naman, papunta ng Labotas at Monumento ay at North Harbor Link, makikita nyo naman na napakaluwag pa yung daloy ng trapiko. So yun, kagaya niya, kanal. Pinaglinisan ng mga drainage. So sa may mga mabuting loob at sobrang pera dyan, baka pwede naman makapaglambing sa inyo ng guantes, dahil napaka-importante talaga sa team yung guantes. Although nagdo-donate din tayo sa kanila pag sweldo, ay hindi naman kakayanin. So kailangan ng tulong ng mga viewers at ibang good Samaritan dyan. So, palambing lang sa inyo mga ate, mga kuya, mga tito, mga tita. At mga nakarang araw ay medyo lutang tayo. At paputol-putol yung mga sinasabi natin. Gawa nga ng syempre yung mother ko ay nasa hospital pa rin. At yung kapatid ko, text and text sa akin. Kaya yung mga sinasabi ko tuloy ay paputol-putol. Ayan. Kasi binabasa ko yung text niya. At yung mga text niya, syempre, kailangan ng tulong ng mother ko sa mga gamot, yung mga basic needs niya doon sa hospital. Kaya natitigilan tayo at minsan napapaisip dahil hindi naman sapat yung kinikita natin dito sa YouTube. Hindi pa naman tayo ganun kalaki kumita. Kaya, yun nga. Salamat sa mga tumutulong. Kaya, kay Ma'am Aim, saka kay Sir Arthur Jaring. Kasi nagpadala sila ng pera para pambili ng colostomy bag. At ibang mga gamot. Ganon din si Ma'am Barbie Kerobin. Ma'am, salamat doon sa nakaraan, sa pagpapakain niyo doon sa team ng Hawkers. Hayaan niyo, ma'am, pag medyo lumaki yung kita natin at gumanda. Ito naman team ng DPS yung iti-treat natin. So, naka-schedule lang. Pati yung mga Coast Guard doon sa Baseco at yung DPS doon na Baseco Beach Warrior, yun. I-treat natin sila para doon sa mga hindi matawarang servisyo nila sa paglilinis. Kita nyo naman to. Minsan hindi pa sila nakakasweldo ng sakto doon sa mismo swelduhan. At minsan yung iba dyan, wala pang almusal at sumasabak na kagad sa trabaho. So nakita nyo naman, dito pala sa area na to puno na yung truck. At yung isang truck natin kasi yung malaki, yung Shockman, ay pinapabulkanize pa yung mga gulog dahil hindi natin alam kung sinadya na flatten o na flat talaga gawa ng pagpunta doon sa pier, gawa nga ng yun nga, marami kasi nga doon maraming mga debris, mga pako. Well, ito. Sumeldo na kayo? Sumeldo na? Oh, yun na. Sumeldo na. So, happy na. O, yung J.O. na lang ang wala pang sweldo. Usually ba, minimum ba kayo dito? Minimum kayo mga regular? Minimum. Yung J.O.? J.O. Mga magkano? 400, mga ganun. Okay, wala.
500. Mga 300. So yung mga JO kasi mga maliit lang yung sweldo, mga nasa 300 lang. So yung mga regular, yun yung minimum. Kasi magsisimula ka dyan sa maliit eh, sa JO. Sa, tapos yung bago tumaas yung rank mo. So pag maganda yung performance mo, nakikita ko palagi na masipag. O hindi ka lang masipag pag nandyan si boss. Actually na ano naman yan eh, nakikita naman yan. At yung boss nila, minsan ginagamit na pamantayan itong mga video ng mga vlogger. So nakakatawa at nakakatulong tayo sa mga boss para malaman kung sino ba yung dapat tawag nyo nun, rehire. Rehire. O dapat nang maghanap ng ibang trabaho dahil yun nga, patayo-tayo lang, patambay-tambay lang. Ayan natin, pati mga klaseng basura. Tireport, sapatos, sopa, mga pinag-anayan. May mga anay na bahay, sila nag-renovate at ito, dito yung pinag-anayan. So sana subscribe nyo rin pala sa channel natin, yung Bayan ni Juan. Pasensya na, wala pa tayong ilagay doon sa channel na yun. Pero pag na-monetize na yun, once na ma-monetize na yung channel natin na yun, ay yun, napag-isip-isip ko nga na gawin natin pagtulong sa kapwa. At kung ano yung mailagay natin doon, sana supportahan nyo pa rin. Pero yun talaga yung plano ko at buo na yung decision ko na gawin natin sa charity works yung Bayan ni Juan. Although may mga clearing operation doon na konti, paki-ano na lang din, paki-like na lang din po at pa-comment dun sa channel. So salamat po sa lahat ng viewers ng Kalsada TV. At mag-iingat po kayo palagi. God bless. Good morning guys. At ito. Ito yung Pier 18. Pier 18 po, di ba, tol? Ngayon. Ito yung mga bata nangangalakal dito sa Center Island. Iniiwalay nyo, karton. Karton. Ayun. Ayun, butas na yung ano mo. Yung plastic. So, kung maaalala nyo na nakaraan, dito yung ano, dito yung may sinampahan yung truck natin. Ayun, yung Shockman. Hindi na ako lumalabas sa hapon. Kalahating araw lang ako talaga. Kasi yun yung sa pamilya ko eh. Ayan o. Ba't wala kayong face mask? Dami yung face mask kayo. Ayan o. Mga tayo, sinaway sila. Dito kasi sila nagpipili. Sinaway sila at dito kasi sila nagpipili ng mga kalakal nila. So, marami talagang naghirap lalo na sa panahon ng ano, lalo na ng pandemic. At ayan, makikita nyo naman sa kanila yung estado ng buhay nila. So, mahirap talaga maging mahirap.
So lahat ng basura at yung mga nakumpiska natin, mga pedicab, gariton, tricycle ay dito ay tinatapon. Ayan, dito ay dinadump. At merong malaking duck dyan. At yung duck na yon ay tinatransfer naman yung mga basura at dinadala dun sa Bulacan. Parang ano yun eh, malaking barko din at kaya lang puro basura yung laman. So ito yung tin at malaking truck na yung gamit, yung Shackman na. At talagang hindi mo ubos-ubos yung basura. At yung mga kalakal ng mga bata. Ayun oh. Nakita niyo bata, ayun oh. Dumingko. Sumasampa dun sa mga truck, ayun oh. At nangunguna ng kalakal. Tinitingnan niya kung ano yung mga kukuha. At nakita niyo oh. Pag wala ay ayan yung truck natin at nakalabas na. So, lahat ng truck ng DPS dito nagdadump sa pier. Higit ng tubig at mga malayo tayo ng lupa nila. Bilis! Papalito na. At ayun, may mga nagbibigay ng mga labariya. Taya, pababubain sila. Yung mga kalakal ng basurero ay kinakalakal din nila. So, ayun. Nakikita nyo doon, zoomin natin. So, kanina nilinis na natin. Hindi pa tayo nakakalayo ng ano. Konti. Ayan, meron na kagad tambak doon. Nakita nyo yung asulasako. Oh, ganito ka tindi dito.